Ayon dito sa mga insiders, inoffer na raw ng Barangay Ginebra itong si Aljon Mariano at mga future first round picks kapalit nitong si Chris Newsom. Yun daw kasing original offer ng Barangay Ginebra para dito kay Newsom ay hindi tinanggap ng Meralco, kaya ngayon ay dadagdagan na nila. Siguro bukod kay Mariano ay isasama pa nila yung magiging future first round pick ng Terra Firma o di kaya Northport Batang Pier, at baka magdagdag pa sila ng iba pang players katulad nitong si Jason David na rookie nila at baka itong si Sidney Onwubere, at meron pa siguro idadagdag. Pero syempre ang importante dyan ay yung first round pick na pwedeng makuha ng Meralco Bolts. Ang tanong ngayon ay kung tatanggapin niya ng Meralco, dahil ang balita mukhang meron ding isa pang team na gusto makakuha dito kay Chris Newsom, at yan ay ang sister team ng Meralco na NLEX Road Warriors. Sa ngayon kasi nakikita naman natin na okay naman ang performance nitong NLEX at pati na Meralco, pero mukhang gusto siguro nila na mag-revamp at maraming teams ang interesado na makuha ito si Chris Newsom kabilang na Barangay Ginebra. Siguro nakikita ni Coach Team ko na nangangailangan siya ng isang scorer na tutulong dito kay Jeremiah Gray, dahil parang wala talagang mapipiga dito kay Von Pesumal. Sa ngayon kasi kung titignan natin kung sino ang mas malaki ang tsansa na makuha si Newsom, syempre yan ang NLEX dahil sila ay sister team ng Meralco. Pero kung magbibigay ng first round pick ang Barangay Ginebra at kung iyong pick na yon ay sa Terra Firma, baka mag-isip niyan ang management ng Meralco dahil posibleng makuha nila doon sa first round pick o yung number one pick ay itong si Justin Baltazar. At alam naman natin na nangangailangan ngayon ang MVP teams ng mga sentro. So baka yan ang isipin nila ngayon, at baka mapapayag na si Chris Newsom ay trade na sa Barangay Ginebra. Kaya tignan muna natin, kasi may posibilidad din na baka ang Ginebra gustong manatili si kanila yung pick para sila naman ang mayroong big man. Tignan na lang natin. Good news naman to sa San Miguel Beer, dahil habang sila ay nananalo ngayon, napapalapit na rin daw ang pagbabalik nito si Terence Romeo, at lalong madagdagdagan yung kanilang option pagdating sa opensa. Marami naman kasi nakapansin na ang San Miguel Beer, totoo nagpapapanalo sila kahit mga close games nakikita natin, pero minsan kasi nagiging predictable at padalas kay CJ Perez na lamang napupunta yung bola. Pero ngayon kung magbabalik si Terence Romeo, magkakaroon sila ng additional option bukod dito kay CJ. So mas mahihirapan dyan yung mga kalabang kupunan na magdesisyon kung sinong babantayan, kung si CJ, si Terence, si Junmar o yung kanilang import na si Cameron Clark. Kaya tignan na lang natin. Of course, ang balita dito kay Terence Romeo, originally ang sinabi ni Coach George Gallant, baka a few weeks pa, baka 1 or 2 weeks makabalik na to. Pero syempre, hindi naman nila yan bibiglain. Ang maganda kasi dito, pagkatapos ng game ng San Miguel Beer kontra dito sa TNT Tropang Giga, magkakaroon sila ng mahaba-habang break. At syempre, pagkakataon yan para dito kay Terence Romeo na mapagaling na doon sa kanyang injury, pati na rin itong si Robbie Herndon at itong si Vic Manuel na hindi pa 100%. Kapag nangyari yan at naging 100% na si Terence Romeo, magiging lalong matindi ang backcourt combination ng San Miguel Beer. Pero magiging pagsubok din yan para kay George Gallant, dahil dito natin makikita kung paano niya babalansihin yung playing time. Alam naman ang lahat, maganda na laro ni Simon Enciso ever since siya naging starting point guard ng San Miguel Beer. At ang tanong ngayon, sino magiging backup? Si Chris Ross o si Terence Romeo? Sa tingin ko lang, baka si Terence Romeo ang gamitin. Dahil ito si Terence Romeo ay magiging isa ring threat sa opensa, hindi katulad ni Chris Ross na madalas ay nag-i-struggle ngayon sa offense niya. Kaya sa tingin ko, baka maging rotation dyan Enciso at Romeo, assuming of course na itong si Terence Romeo ay mananatiling injury free. Dahil yan lang naman talaga nagiging question kay Romeo lately, pero kung siya ay healthy, malaking problema sa kalaban. Dahil maganda ang performance ngayon itong Magnolia Chicken Templados, mukhang on hold muna yung mga trade offers na natatanggap nila. Siyempre yung ibang teams na nag-i-struggle ngayon katulad nitong Phoenix, Terra Firma, Blackwater, and of course itong Northport Batang Pier maski na ang Rain or Shine Elasto Painters. Mga nag-i-express na yan ng interest na makipag-trade dahil gusto nilang palakasin yung kanilang lineup. Pero sa ngayon ang Magnolia, dahil nakabawi na sila pagkatapos nung hindi nila magandang umpisa, mukhang ayaw muna ni Coach Chito Victulero na gumawa ng trade. Kasi nga naman, kung ano rin yung pangkukulang nila sa big man na alam naman ang lahat, itong si Antonio Hester naman ay napupunuan. So mukhang sa ngayon, ayaw munang galawin ni Coach Victulero yung lineup niya dahil maganda ang samahan ng kanilang import pati na yung mga local players. So sa ngayon, hindi ibig niya sabihin na hindi gagawa ng trade ang Magnolia, pero sa ngayon, mukhang hindi muna
dahil maganda ang performance nila at baka after the conference pa nila pag-isipan yan. Siyempre, matunog yung pangalan nito sila Jeric Ahamnisi, si Jackson Corpus, si Rome De La Rosa na makamatrade. Pero sa ngayon, ayaw daw ni Coach Victolero na baguhin yung lineup nila. Dahil siyempre, kapag nagdagdag ka ng player, kahit sabihin pa natin na mahusay o superstar yan, baka maiba ang team planong laro nila. Ang focus kasi ng Magnolia ngayon ay makapasok do sa top 4 dito sa PBA. Kasi dito sa PBA ngayon, 8 teams ang mag-a-advance pero yung top 4 ay merong twice to beat advantage. Hindi katulad dun dati na yung top 2 lang. Ngayon top 4, so kung ikaw ay babagsak sa number 5, 6, 7, 8, meron kang twice to beat disadvantage. At yan ang iniiwasan ngayon ng Magnolia Chicken Templados. Kaya as much as possible gusto nila nang manalo ng sunusunod na laro. At magagawa lang nila yan kung maganda yung chemistry ng kanilang koponan. So sa mga fans ng Magnolia na nagtatanong kung meron pang trade, sa ngayon wala pa silang binabalak. Babaguhin nga ba ng PBA ang pagpili ng mga players dito sa All-Star Game? Hindi na naman nagpagtataka pero syempre karamihan ng napuntang players dyan ay nasa Barangay Ginebra dahil sila ang pinakapopular na team. At yun ang team captain ay si Scottie Thompson at Japheth Aguilar. Pero ayon nga doon sa ibang players katulad dito si Maverick Ahamnisi, hindi niya sinusuportahan itong PBA All-Star Game dahil ito raw ay isang popularity contest at hindi pinapakita yung mga players na mahuhusay naman na nilalaro. Katulad si Ahamnisi, dapat daw nasama dyan dahil maganda kanyang performance pati na ito si Wami Chongson. Pero dahil sila ay hindi gaano sikat o yung mga teams nila ay hindi kasing popular ng SMC, ay hindi sila napipili. Sa tingin nga nung iba, kung dapat daw itong si John Pinto raw ay nasama dyan sa All-Star Game, dapat daw binigyan din ng konsiderasyon ito si Wami Chongson dahil mas maganda naman ang kanyang performance. Nasama rin doon sa bilangan ito si Terence Romeo na hindi naman naglalaro, itong si Alex Cabagnot na hindi rin kagandahan ang nilalaro ngayon, at maski na ito si James Schaap na ilang games pa lang ang nilalaro sa ROS. Kumbaga, mas maraming mga players ngayon na mas magaganda ang pinapakita pero hindi nasama doon sa All-Star Game dahil hindi kilala. Pero kailangan nating intindihin, hindi po pwedeng sisihin ang mga fans dito dahil PBA ang nag-develop ng sistema. Ginawa ng PBA na yung mga fans ang pipili at syempre yung mga fans ang pipiliin nila ay yung mga paborito nilang players. At dahil Ginebra ang pinakapopular na team, syempre yung mga players niyan ang mapupunta talaga dyan. Kung gusto ng PBA na yung mga ibang players na mahuhusay na nasa hindi naman gaano sikat na teams ay makapaglaro sa All-Star Game, kinakailangan nilang baguhin yung sistema at wag lang sabotuhan ang gagawing basihan. Dahil kung hindi, wag na kayo magtaka kung halos lahat ka ng players ay puro sa Ginebra, Magnolia, San Miguel ang mapupunta dyan dahil sila ang mga pinakapopular na team ngayon. Shout out kay Enrico at Presi Angsioko, Jason Mendoza, Katsakino Ducusin, Michael D, Jonel Alagon at Celino Valles Family, Edwin Carmona Jr., JJ Sibum, Reden, Elena, Bonbon at Laila Lansang, Rico Olarte, Admon de Guzman, Ronald Verbosidad, Ariel, Luviel, Angelica Arlu at Kimi Ruth Dazo, Jandre at Jordan D. Malanta at Sid Maria, John Patrick Abrea, Anthony Alon, Ireneo Salangsang, Dalina at RG Bueno Family, Alicia Garcia, Enju, Joseph Pineda, Baliete at Myron Almosa Family, Dion Mercado, Marlon San Pedro, OG, Gia, Gio at Len Santillana at Tagle Family, Rogelio Benablo Jr., sa St. John Bosco Parish ng Tondo, Joshua Giray, Rosales at Espejo Family, Andrew Anyosa, Jonah, Jaira, Carl, Shaina, Wayne at Judy Villarosa, Adrian Caringal Family, Dexter Domer, John Cantos at Donel Santiago.